Hello mga kabantahera! Bago po tayo magsimula, please subscribe sa ating munting channel. Ang nakaraan, nagtanong si Dan kay Kakay kung kilala niya ba ang kanyang mga customers na kumuha ng bag kay Attorney Dizon. Dahil nagdududa siya na baka si Mayor daw ang pumakyaw nito. Naiinis naman si Kakay sa nalaman tungkol sa kanyang account na nawala, na ang dahilan pala ay si Audrey. Sinasabi ni Kakay kay Dan na bakit pati ang kanilang kabuhayan ay pag-iinitan pa. Sobrang piko na daw siya at gaano daw ba kahirap ang lumaban ng patas. Walang nagawa si Dan kundi ang yakapin na lang si Kakay. Sa bahay naman ng mga Ramones ay unang dumating si Raven. Tinanong si Raven ang kanyang ama kung bakit maaga siyang nakauwi. At sinabi niya na maaga daw natapos ang kanyang meetings at ayaw niya daw ma-judge na umiinom na naman. Sinabi ng kanyang ama na I never said that. Lumabas naman si Audrey sa kanyang kwarto at bit-bit ang bag na binili ni Troy kay Kakay. Sinabi niya pa kay Raven na Raven dear, why you just leave this lying around? Don't you like it? Ang sabi pa ni Audrey. Sinagot naman ni Raven na it looks like kind of cheap. Sumagot naman si Audrey na cheap? Really? Galing to sa daddy mo. At lumapit si Troy sa kanila. Sinabi naman ni Mayor Troy kay Audrey na kung pwede pag-usapan nila sa loob ng kanilang kwarto. Pero sinagot siya na why? Ayaw mo bang malaman kung ano ang ginawa mo? Nagtanong naman si Raven na malaman ang ano. At sinabi nga ni Audrey kay Raven na pinakyaw daw ni Mayor Troy ang mga cheap bags na paninda ni Kakay. Para lang daw maisalba ang negosyo ni Kakay, kaya pinakyaw ni Mayor Troy ang lahat ng paninda nito. Galit na galit si Audrey na sinasabi niya na sobrang sweet, di ba? So sweet. Pero sinagot siya ni Mayor Troy na kasalanan daw ni Audrey at Troll Farm para lang daw maperwisyo si na Carla. Nagulat naman si Audrey dahil alam pala ni Mayor Troy ang kanyang pinanggagawa. Pero sinagot siya ni Audrey na so what? So what kung ginawa ko yun? Why do you care anyway? Why do you care so much? Ang sabi pa ni Audrey kay Mayor Troy. Sinagot niya naman si Audrey na hindi na daw tama ang kanyang ginagawa. Pero biglang salita si Raven na pareho kayong hindi tama. Pero masisisi daw ba ang kanyang inang si Audrey kung magagawa niya ito? For once sana ay kampihan niya ang kanyang asawa. For once, totohanan naman daw sana nila ang pinapakita nilang happy family sa public. At pinagsabihan din ni Raven ang kanyang ina tungkol sa Troll Farm. At sinabi niya pa sa kanyang ina na ganun na ba tayo kababa papunta. Galit din siyang sinagot ni Audrey na you know what Raven, just mind your own business. Umalis naman si Raven at iniwan silang mag-asawa. Sinabi naman sa kanya ni Troy na you're out of control at iniwan niya si Audrey sa kanilang bahay. Nagliligpit naman si Pogs ng mga gamit sa furniture ni Dan. At nang pauwi na sila ng kanyang kasama, ay tinawag siya ni Bea. Nagpasalamat si Bea tungkol sa nadiskubre ni Pogs at sinabi niya pa na hindi niya daw ito pinagpalit sa 30,000 na sasahurin. At sumagot naman si Pogs kay Bea na siyempre naman dahil parang ina niya na daw si Kakay at dahil parang pamilya na rin daw sila ni Pogs. At kahit ibang tao pa daw ang target doon, ayaw niya naman daw payagan na maging troll siya. Ayaw niya daw maging bayaran dahil hindi ito kamakakaya ng kanyang konsensya. At bigla siyang niyakap ni Bea para magpasalamat. Dumating naman si Rika at nakita niya na niyayakap ni Bea si Pogs. Don't forget to like and subscribe!